Sampung araw na lang, Pasko na. Narawagan si Pope Francis na gawing payak ang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ni Yesu Kristo. Sagot dyan ng ilang Pinoy, pinulsuan sa barangay saksi ni Raffy Tima. Ramdam na ang Christmas rush sa Quiapo. Dagsa ang mga namimili ng panregalo at pamasko. Marami siyempre tumatawad para hindi mapagastos ng malaki. Timing sa panawagan ngayong taon ni Pope Francis na huwag namang masyadong magarbo ang selebrasyon. Ang matitipid daw sa payak na pagdiriwang, pwede raw ibigay sa mga taga-Ukraine na kinubkob ng Russia. Pero siyempre sa Pilipinas, may iba pang dahilan para magtipid. Kasi po, mahal na po sa mga mall, sa online shopping, mahal na din. Kaya sa mga okay muna ngayon. Talaga magtipid dahil siyempre sa panahon ngayon, hindi mo maano eh. Pero si Lola Thelma, iba ang pananaw kung mga bata ang pag-uusapan. Walang budget sa amin matatanda sa mga ano na lang, sa mga apo na lang. Si Mang Rudy, inabutan naming nananalangin sa harap ng simbahan ng Quiapo bago sila mamili ng asawa. Kahit ang mga may pera, nagtitipid na rin daw kung pagbabasehan ng benta sa kanyang painting at artworks business. Kahit may pera, nagtitipid na rin. Oo, kailan na nagtitipid sila sa hindi natin alam panahon ngayon. Ang iba namang nakausap ng GMA Integrated News, tatalima sa bili ng Santo Papa. Ang mahalaga raw, magkakasama silang pamilya. Simple lang ang Pasko namin, ganun. Makaraos na sa Pasko at mayroong kaming mayahanda kahit konti. Simpleng salo-salo lang po sa gabi ng 24, tapos may gift-giving. Pero syempre yung pagsisimba, yun ang pinaka-importante, pagpapasalamat sa mga blessings. Ayon sa tagapagsalita ng simbahan ng Quiapo, mainamding ilagay sa konteksto ang panawagan ng Santo Papa. Para daw ito sa mga taong sanay sa mararangyang selebrasyon o kay sanay mamigay ng mga mamahaling regalo. Ang araw daw ng simbahan, hindi kailangang material na bagay o pera lang ang ibigay tuwing Pasko, lalo na para sa mga taong nakasanayang hinga ng regalo. May ibang bagay daw na mas mahalagang ibigay para magampanan halimbawa ng mga ninong at ninang ang kanilang obligasyon sa mga inaanak. Huwag po kayong ma-pressure. Baka naman hindi ganung uri ng aginaldo yung maaari ninyong ibigay, no? Interaction, sharing of time, sharing of talents, giving advice, guiding those who are close to us. Baka yun yung mga mas mahalagang regalo na nararapat lang na tanggapin ng mga mahal natin sa buhay. Para sa GMA Integrated News, Raffy Tima ang inyong saksi.